Yes, it's me again, Daniel TV Vlog. Ngayon naman po ay mag-maintenance naman tayo ng Montero Sports. Kaya bago pa lang po sa aking channel, please click the subscribe button at click yung ring notification bell para laging updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. Didrain na natin yung kanyang oil. So, 17 yung gagamitin yung socket. Tapos, hatak po yung para pabukas. Yun. So, mas maganda i-overnight nyo siya or either morning tsaka nyo i-drain tsaka pagkahapon nyo na lalagyan ng langis para totally drain yun talaga yung kanyang oil. Tapos, wag nyo gagamitan yung compressor kasi yung compressor kasi yung sa hangin meron kasi yung lumalabas na tubig. So, hindi po siya advisable na gamitan ng high pressure na hangin. Kasi meron kasi yung tubig yung moisture. Pero kung gumagamit naman kayo ng water separator doon sa compressor, pwede rin. Kasi meron namang water separator na nailalagay na hindi sumasama yung oil. Pero mas maganda yung overnight na lang para at least safe. Ayan, hanggang sa maubos na. So, drain natin. Tanggalin muna natin yung kanyang hose filter para mas maginhawa po yung pagtanggal natin ng oil filter. So ito yung filter na pinalitan to ng last 60,000. So ito pwede na naman linisin. Ito puti pa. Ayan. So isprayan nyo lang to ng hangin. Kasi malinis pa naman siya. Pero kung ito is optional lang din naman to, kung gusto niyo talagang palitan is pwede rin sa 70,000. Pero ito dahil hindi pa naman siya ganun kadumi, tsaka malinis pa siya, so linisin nyo lang ng hangin. Ayan, tsaka ibalik lang. So tanggalin natin yung kanyang fuel filter. Yun. Next naman ay i-check yung kanyang coolant. So andito yung full. So yung level niya is nandito na sa minimum. So magdadagdag naman tayo ng coolant. So ilagay natin dito sa full. So ito naman yung gagamitin ko pang dagdag. Kulay blue yung gamit kong coolant. So ilagay muna natin siya sa full. Ayan. Kunti na lang. So yan, okay na. Ayan. So yun yung level ng kanyang coolant. So back to full na siya. Gawin natin dito sa kanyang fluid. Check natin. So i-change fluid din natin siya. So dahil kung isa ka lang magtatrabaho, tsaka kung meron ka namang kasama, pwede mo patapakan sa kanya yung pedal. Pero kung wala naman, so ito lang. Tanggalin natin yung kanyang nasa cup. Sasaksyon lang natin ng tanggalin natin yung luma at saka mag-refill tayo ng bago. Sa ganoon din yun sa kanyang dito. Clutch. Ayan. Ayan, tanggalin din natin yan. Ito yung lumang fluid. So, tanggalin natin. Mag-change din tayo ng fluid para hindi tayo magkaroon ng problema. So, i-drain lang natin ito ng suction. Hanggang sa maubos yung dito lang sa kanyang reservoir. Ayan, ubos na. Ito yung panghuli. Ayan. Ayan, so ito yung gamit ko, DAT 3 na fluid. So ito yung re-refill natin yan. So ganun pa rin yung level. So yan. So yan. Oh, bago na yung fluid natin. So ganun din yung sa clutch. Palitan din natin ng bago yung clutch. So dito rin sa clutch. So tanggalin na rin natin. Yan. So, ganun din. Susuction pa rin natin.
Yun. Medyo maitim na kasi. So, kailangan talaga palitan natin to. So, ayan na. Ulan na. So, palitan rin natin ng bago. So, pupunasan natin. Oh, yun. Ayan na, malinis na. Ayan. So yung next natin, ito rin yung fuel filter. Tanggalin na rin natin. Ayan, tanggalin natin ito. Tsaka yung sensor. Ayan. Tapos tanggalin na natin ito. So iniangat nyo lang po yan. Yan na. Yan. Yan. So yan. Tatanggalin natin yung filter. So kung mapansin nyo, meron siyang nakalagyan na open. Tapos meron siyang arrow na up and down. Meron din siyang arrow dun sa tapat. So dapat pagbalik nyo, dyan din yun naka center. Nakatutok po yan dapat. Tanggalin natin. Tingnan natin yung kanyang filter kung anong kulay. And tanggal na. Ayan, meron din yung ano, meron yung gatla. So yan yung kanyang palatandaan pag magbalik kaya. Ayun. So ganoon lang, ayan yung position. So yan dapat. Kasi pag hindi po yan ay sentro sa kanyang gatla, hindi po yan papasok. Katulad yan, hindi po yan. Kaganyan, hindi rin po. So, yun dapat. Kasi meron din siyang ito, marker. Yan, ganun yung marker dapat. So, tingnan natin yung kanyang filter sa 70,000. Ayun, no? So, maitim. Yan. So, mas maganda talaga magpalit talaga tayo ng fuel filter every 10,000. Ito 10,000 to eh, kasi kinabit to nung 60. So yan. So after 10,000, ito yung kulay ng kanyang fuel filter. So mas maganda talaga magpalit na lang para iwas check engine. Yan. So yan, lilinisin muna natin to. Tsaka kabit na natin yung bagong filter. So ituturo ko na lang sa inyo paano ikabit yung kanyang bagong filter. So madali lang. So tanggalin mo natin yung kanyang oil ring. Pwede sana yung bago. Tapos lagyan na natin yung fuel. Ayan. So yan, ganito lang magkabit pag magbalik ng fuel filter ng Montero. So yan, hanapin nyo lang kanyang arrow sign. Tapos ito yan, arrow sign din. Yan, so dapat magtapat po yan. Yan. Tapos yan. So ganun lang. Yan. Yan. So ganun lang yan. Pasabay, sara. So higpitan nyo lang. So ganun lang, kailangan nagtapat yun, arrow sign. Tapos dito rin sa tapat, arrow sign. Yan, magtapat lang yan. Pag hindi kasi magtapat yan, hindi yun papasok, magkakaroon yan ng leaking. So ganun lang. Yan o, oh, level po yan. Tapos pagkabit dun mamaya, ipapump nyo ulit para malagyan ng fuel. Yan, babalik na natin.
So balik na natin yung mga wire. Okay. Yun. Tapos dito lang siya. Yun. Tapos ganyang slot. Yun. Sensor. Yun. Tapos dito. Tapos yung isa dito. So ganun lang. Mas madali lang naman siya ikabit eh. Yun. Yung lock. Ikita natin yung lock. Yung lock ng isa. So yan. Tapos pump natin. Yan na. Yan hanggang sa tumigas na siya. Yan puno na yun. Ayan. So ayan, tigas na. So ayan, puno na yan. Okay na, air cleaning lang natin. So ilagay ko na yung kanyang nut. So sarado na. Kabit na natin yung kanyang oil filter. So maglalagay lang ako ng kunting lang yun. So yung gamit ko nga pala is yung 0W40 na Helix Ultra Special. So ito yung ginagamit ko kasi mas maganda kasi yung performance nito. So lagyan mo natin ng kunting lang is para maganda yung pag-ikot. So dito rin lalagyan dito. Ayan. Bago ilagay. So, ayan na. Ito, higpitan lang natin. Filter. Ayan. Balik yung hose. Refill na tayo ng oil. So yung gamit ko dito, ito Helix Special. Para maganda yung performance. Check natin. So ayan o, sakto sa isang butas. Gautak pala natin. So review muna tayo. So nag-refill na tayo ng bagong langis. So, malinis na rin yung kanyang air filter. Nag-refill din tayo ng coolant. Nagpalit din tayo ng fuel filter. Nagpalit din tayo ng fluid. So yung next natin dito is open brakes. At saka yung kinakalas natin na gagawin is yung wheel alignment. Pa-check natin dun sa service center. So after nun, okay na. So, open brakes naman tayo. Tingnan natin yung mga brake lining. Ayan, naglagyan ako ng dalawang nut at a bolt. Para matanggal. So, ganun lang magtanggal ng drum. Yun! So, kailangan talaga linisin. Yun. Yun. So, linisin natin.
kasi yan ang makapal pa. So hindi natin kailangan magpalit. Yung kailangan natin is linisin lang. So balik na natin. Ganun pa rin pagtanggal, lagyan nyo pa rin ng dalawang nut, dalawang bolt. Ganun pa rin yan, pusaran din yung sa mag-i-eject. Ayun! Ganun pa rin. So, linis pa rin tayo. Ayan, pero yung kanyang lining yan, makapal pa rin. So, linis lang. So ganun pa rin, check lang tayo. So ito bago lang yung kanyang brake pad, so linisin lang natin. Ayun na, makapal pa po yung kwan. Bagong palit lang kasi ito. Pero yung kailangan lang natin is linisin lang. Yung check open brakes kasi is para malaman natin kung alin na yung mga lining natin, yung manipis na, yung kailangan ng palitan. At saka sabay linis na rin. So yan yung purpose ng open brakes na tinatawag. So ito okay pa. So ayan, kumpleto na yung open brakes natin. Buba na natin yung jack. Okay. Is na. Ayan, so first start tayo. Tapos na natin trabaho. So check natin, start natin. Iyon. Check engine. So walang check engine. So tingnan natin yung makina. Iyon. Okay. Open natin kung meron talsik. So ayan, no? Walang problema. Malinis. Ayos. Pupunta na tayo ngayon sa service center. So dito na tayo sa service center ng tire align. So ipapaalin na natin ating gulong. So pasok na tayo. Yan, dito tayo magpapa-align ng ating gulong. Okay.
So yan, okay na yung ating wheel alignment. So it's going home na. So thank you and ride safe everybody. It's my life.